akin, tatlong beses binanggit din yung Christian. Una sa Acts 11:26. Makipasa lang po sa Acts 11:26. Christian first in Antioch. Yan, sinabi nila yung first Christian called Antioch. Tapos sa Acts 26:28. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuaded me to be a Christian. Yes, and I'll be glad then. Agree. Said unto Paul, almost to pursue that he to be a Christian. So, sinabi niya Christian. Tapos sa 1 Peter 4:16. Pagbasa niyo 1 Peter 4:16. If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. So, wag na tayong mahiya. But let him glorify. So, luwalati natin ang Diyos. Tapos, dun sa sinabi dun na kapag nagasot tayo ni Jesus Christ, matatawag tayo ng Christian Antioch. So, dun sa Christian Antioch, nandiyan daw yung behavior, activity, at saka yung speech. Ayan. Tapos, so matatawag tayo na Antioch na sa tatlong yan, kapag meron tayong behavior, activity, and speech na katulad ni Kristo. So, kapag gusto tayong Kristiyano, daan mananampalataya, dapat naniniwala tayo na si Jesus Christ ay pinako sa krus para tapusin tayo sa kasalanan. At siya yung nabuhay muli sa pangatlong araw. Na sa pagkabuhay niya muli, ay makapagbigay siya ng buhay na walang hanggan sa lahat ng maniniwala sa kanya. Tapos dun sa John 1:12, may sinabi siya dun na, kala, pabasahin ko muna. John 1:12. Dadapuan ang lahat ng sa kanya yung nagsitanggap ay pinagkalooban niya siya ng sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tribahay ang mga nagsisampalataya sa kanya sa kanyang pangalan. So, kapag po tayo ay tumanggap, tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin. So, masasabi na tayo ay anak ng Diyos. Katulad ni Jesus Christ, di ba anak siya ng Ama. So, kapag tayo pinawala ng palataya, tinanggap natin si Jesus Christ, matutuloy na rin tayo ay anak ng Diyos. Tapos, ang totoong Christian,
na manalang mahilig ko sa before the foundation of the world. Nakasulat sa Emission 1. At makakatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Dahil yun daw pangalan natin ay nakasulat sa the book of life. So, may binigay dyan si Lenny Milievo na stature of a perfect man. Stature of a perfect man. Nasa kay 2 Peter first, chapter 1, verse 1 hanggang 8. Yung more mag-drawing ng pyramid. Pyramid yun eh. Tapos, kasi yung kay ironic, sa atin niya ng challenge yung nasa taas sa kanya yung love. Tapos yung, brotherly, hindi ka siya dito eh. Brotherly. Kindness. Tapos pangatlo yung godliness. Tapos yung patience. Tapos temperance. Tapos yung marriage ba yun? O nga, knowledge. Tapos, yung virtue at yung faith. So, yung dito sa atin, di ba, mababasa natin sa 2 Peter, verse 1 hanggang 8, mababasa natin din yung charity sa taas. Kaso kayo ito, yung Diego, nilagay niya dyan, love. Mayroon naman siyang binigay niya rin ng verse yung 2 Peter verse 1. So, binasa ko rin siya. Charity talaga yung nakalagay. Di ba sa akin charity mo? Yun. Tapos, bayaras lang ba yun? So, yan yung nakalagay ko yung Rory Miliego. Tapos sa John 14:15, sinabi niya na, di ba, na kumain natin ng Diyos, dapat gawin natin ang sundin ang kanyang kautusan. Magbasa natin ito sa Mark 12:30, yung kautusan ng Diyos. Pagbasa na lang po, last verse lang. Mark 12:30. Thou shalt... Parang walang magbubukas ng Bible, ha? And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Di ba sabi, dapat hindi na natin kailangan tawagin kung sinong babasa. Kung lahat nakikinig, sabihin na buksan ng Bible, dapat sumusunod na lahat. Wala na kailangan tawagin. Ay, hindi ako nagkakit. Hindi. Kasi diba, sa palabas tayong mga anak ng Diyos, so dapat nakatutok tayo sa nagsasalita sa unahan. Pag sinabi yung pakibuksan ko, kung may sinabi yung verse, dapat bukas agad. Tawagin nga po yung nagpagpapasa. So, hindi nga po natin sabi, dapat sabihin na, ay, si pakibasa. Diba? Dapat lahat tayo, may attention. Bakala mong magsabay sa bagay. Para kayong hinaan to. Baka kami, baka magsabay sa bagay. Ano lang po, tapos siya lang. Last verse na yun. Tama, meron din nini si Brother Joseph. Can you see?